Biglaan ang pagpanaw ni Ambassador Senyeres. Ayon sa mga kaanak, pakiramdam pa nga ni Senyeres ay bumubuti na ang kanyang kalagayan. Dalawang linggong naka-confine si Senyeres sa St. Luke's Global dahil sa diabetes. Just last Saturday, he talked to me and he was so up and about. He was so well and he was rejoicing because he said our prayers for him was answered by God because he was getting better. Pero kagabi, nahirapan na siyang huminga. Lumaban siya ng 2 in the morning, tapos the doctors were able to revive him. And then mga bandang magandang alas 4 ng umaga, tinamaan na naman siya. Nung nakaraang Biyernes, nag-withdraw siya sa pagtakbo sa pagkapangulo dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Before we file the statement of withdrawal, Amba, are you planning to substitute any of your children? But he said no. He said, wala pang qualified so far. He just said, baka hindi talaga kalooban ng Panginoon. Kilala si Senyeres na siyang instrumento sa pagpapabalik kay Sara Balabagan, ang domestic helper na napatay ang kanyang amo dahil sa kasong rape. Si Senyeres sa kanyang kapasidad bilang ambassador ng Pilipinas sa United Arab Emirates ang nakipagnegosasyon para masalba si Balabagan sa bitay at tuluyang makabalik sa bansa. Dating labor attaché si Senyeres sa Amerika at Middle East matapos magsilbing hepe ng National Labor Relations Commission mula 2000 hanggang 2005. Noong 2013, tumakbo si Senyeres sa Kongreso bilang kinatawan ng OFW Family Club Party List. Nasangkot din sa mga kontrobersya si Senyeres, nadawit ang pangalan niya sa pork barrel scam, nasabit sa sumablay na pagtatayo ng sariling gobyerno ng grupo ni Fortunato Abad, pero nakapagpiansa sa kasong inciting to sedition. At dawit din sa grupo ni Danny Lim na bumitiw sa pagsuporta kay Gloria Arroyo. Pero mas matatandaan si Senyeres sa mga panukalang batas para sa kapakanan at proteksyon ng mga OFW, partikular ang pag-aalis ng singil ng PhilHealth sa mga bagong domestic workers sa loob ng isang taon. Tumakbo si Senyeres sa pagkapangulo noong 2010. At ngayong halalan 2016, isa si Senyeres sa nag-qualify na tumakbo sa ilalim ng partido ng manggagawa at magsasaka. 5 ang anak ni Senyeres sa asawa niyang si Minerva, 4 ang apo niya. He's a diplomat and a statesman to the very end. Talaga, kaya I really salute my dad for that. We will discuss kung ano talaga yung ikababuti na manggagawa kasi yun yung pinaka-battle cry niya. And pangalawa, yung OFWs. Noong November 2015, humarap pa si Senyeres sa DZMM Presidential Candidates Interview. Contractualization sa mga manggagawa ang isyung nais niyang tutukan sakaling mahalal na Pangulo. Bawat manggagawa sa bansang ito ay dapat may katatagan sa trabaho. Pumanaw si Senyeres sa edad na 68. Doris Bigornia, ABS-CBN News.